Yon, good morning mga katapa. Meron po tayo ditong Suzuki na napakaganda po ng kanyang wiring, walang kagulo-gulo. Yan, Suzuki, bagong-bago pa. Galing scrapan. Ayan, so wala pong kuryente. Tingnan nyo mga katropa dito, no? Suzuki po ito, Suzuki Rider Junior. Ayan, tingnan nyo kung may kuryenteng lalabas, ha? Yun. Wala. Okay. So, saan nga ba tayo mag-uumpisang mag-wiring, no? Saan tayo umpisang mag-check pag wala pong battery? Walang kuryenteng lumalabas. Una-una, tinignan ko na po yung kanyang susi at wala pong linya sa susi. Yung kanyang susi, ito lang po. Ayan. Okay. So, tanggal-tanggal lang po yung kanyang susi. Ayan, dinikit muna natin yung kanyang susi. Tapos, iti-test light natin to kung may positive. Dikit mo sa negative. Okay. Tapos, iti-test light natin to kung may kuryente. Ayan. Banyake daw, Tod. Otap, banyake. Ayan. Patay. Yon, walang ilaw, no? So, wala pong positive dito. Okay? Dapat iilaw po yung ating test light. So, matik na po yan na wala pong supply na pumapasok sa ating accessories wire. No? So, i-double check natin yung kanyang CDI. Okay? Ayan. Double check din natin na itong kulay orange, ito po yung accessories wire, no? Hindi po under yung motor pag wala pong kuryente itong pumasok, no? So check lang natin kickstart. Yun, wala, no? So hindi talaga under. Okay, dahil sa wala po itong battery, may battery pero walang karga. Yun. Ayano, so check natin yung kanyang battery, naka body ground po yan. Wala pong karga yung kanyang battery. Ayano. Ayan, nakasabihin nyo, hindi nakakabit yung isang tester natin. Ayan, wala pong karga yung battery. So, i-check naman natin ngayon yung regulator kasi ito na lang po yung magsusupply ng kuryente. Okay? So, nakikita nyo yung kulay red dyan, i-test light natin. Tod, banyak Tod. Pag umilaw to, yun, ano, lay lang. Yun, nakita nyo umilaw. Yun, umilaw. So, okay. So, kaya, ayusin lang muna natin. Yung Tagalog pa. English Carabao. Ayun. So, dito nagka-problema po, oh. Sa kulay red. Ayun. Ayun, oh. Nagkaroon po na po ng corrosion. Ayun. Yan, nagka-problema. Umurong na nga rin po yung ano. Yan, so dito lang po nagka-problema. At ayusin po natin yan. Tanggalin muna natin. Yung mga tropa, natanggal ko na po yung kanyang regulator. Okay pa naman yung regulator kanina, di ba? Nakita nyo, umilaw pa naman. Nagkaroon na po ng crusher. Linisan lang po natin yan. Tapos ayusin natin kasi umurong na po sa loob yung ano. Yan, no? Yung positive, no? Ayusin natin. Ayusin ko to. At ibabalik ko. At balikan ko ay mamaya. Ayan, so naayos ko na po yung pagkakaluwag problema po rito sa part na kanyang positive. So, kickstart. Yun, nakita nyo ba? Isa pa nga. Yun, nakaintindi ka ng isa pa nga. So, dito naman tayo sa front. Isa pa nga. Yun, meron. Yun na. So, ngayon, check naman natin sa kanyang CDI. Yung accessories wearing orange. Ay tayo dyan. Yun, umilaw. Yun, umilaw. So, ikakabit na po natin yung CDI nga malalaglag. At titignan natin kung may kuryente na. Yun, meron. Sa part na ito mga katropa ay napansin ko na medyo mahina na talaga yung kanyang regulator. May kuryente pa itong pinuproduce pero mahina na po yung supply nito. Kakapusin to pag tumagal mga ng ilang araw. Pero sa ngayon na under to. Okay? At yun, at nagsuggest ako kay tropa na palitan yung kanyang regulator kasi medyo mahina na yung kuryente nga na pinuproduce nito.
At abangan nyo sa ating next video, magpo-full wave po tayo ng ating regulator, no, ng Suzuki. Okay, ipada ko rin dito. Ayun. Ayan, at mapapansin nyo naman po sa video na medyo hirap po siya ang paandarin dahil nga po hindi po sapat yung kuryenteng supply na binibigay nito. Bago po yung spark plug nito, kaya aandar ito ng mga ilang araw. Pero nagkasundo na kami na mag-full wave kami ng regulator para mas malakas yung kuryente. Okay? So bangan nyo yan sa next video. Okay ka? Tara mama! Whoa! Ayos! Bangun bakat. Kuan itu kumbaga Thailand, ng mekaniko. Thailander. Oh, Thai lander. So ayun mga katropa, sa usapang wiring po ay dapat mayroon po tayong ginagamit na basehan o mayroon po tayong tinatawag na proof of payment. Proof of payment, no? So dapat mayroon po tayong tester para ma-verify agad natin kung saan po yung problema pagdating po sa usapang wiring, no? Hindi po yung hula-hula lang tayo, sira si CGI kasi walang kuryente, sira si regulator kasi walang ganito, walang ganon. Okay, so mahalagang mayroon po tayong test light para ma-verify natin kung saan yung may problema. So nung test light natin, nalaman natin na doon po sa kanyang regulator ay umaalog-alog to at nagkaroon po ng crossure, kaya wala pong supply ng buong kuryente yung kanyang harness, no? So wala po siyang battery. Ay, yung inaasahan niyang kuryente na magsusupply, yung kanyang regulator lang po, okay? Suzuki Rider Junior dyan, no? Sana ay nakatulong sa inyo yung video na ito. At sana may nakuha kayong kaalaman o tips sa ginawa nating video ngayon, okay? So, ganoon lang yung video natin. So, peace out. Salamat po. Ingat!